The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Isa na namang kwento ang ipinadala ng isa sa ating masugid na tagapakinig. Ito ay tungkol sa isang babae na nanirahan sa isang dormitoryo kung saan maraming kababalaghan ang naganap matapos pumanaw ang kanilang landlady. Ang pangalan ko po ay Sandra at ang aking kwento ay nangyari nitong nakaraang bakasyon lamang nang ako ay manatili sa aking dorm. College student pa lamang ako noon at tapos na ang aming finals. Naghihintay na lang kami ng graduation kaya naisipan kong manatili na muna sa dorm kaysa umuwi sa probinsya. Maayos ang dorm na aking tinutuluyan kahit may kalumaan na ito. Mababait ang mga tenants nito ngunit karamihan sa kanila ay umuwi na ng probinsya. Masaya ang pananatili ko doon hanggang sa namatay ang aming landlady na si Aling Doray. Matanda na si Aling Doray at mabait ito sa amin. Lahat kami sa dorm ay nalungkot nang mabalitaang inatake siya sa puso habang siya ay nasa kwarto. Siya ang aming nanay-nanayan at malambing siya sa aming mga tenants niya. Kaya laking gulat namin nang malaman ang nakita sa kanyang kwarto. Puno daw ng mga kalansay ng mga hayop at mga garapon ng iba't ibang uri ng insekto ang nasa kwarto niya. Para daw kwarto ng isang mangkukulam ang loob nito. Kaya nagtaka kami dahil ibang-iba ito sa pagkakakilala namin kay Aling Doray. Kami na lang ni Cathy ang naiwan sa dorm matapos ilibing si Aling Doray. Dahil karamihan ay mga natakot ng manatili pa dahil sa kanyang kwarto. Mabait si Cathy at pala kaibigan. Mabilis kaming nagkasundo kahit na magkaiba kami ng universidad na pinapasukan. Dahil kaming dalawa na lang, madalas ko siyang iniimbitahan sa aking kwarto para may kasama ako. Tumatambay din siya palagi dito at nanonood kami ng K-drama para maglibang. Minsan ay hindi siya umuwi sa dorm dahil gumagala siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang ako naman, mas gugustuhin kong manatili lang sa dorm kahit bakasyon dahil pamahiin na sa aming probinsya na lapitin sa panganib ang mga graduating na estudyante. Sakto lang din na mahilig lang ako manood ng mga YouTube videos. Kaya naman, isang gabi ay mag-isa na lang ako sa dorm na natutulog. Mahimbing ang aking tulog nang bigla akong maalimpungatan. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin kaya naman tumingin ako sa aking paligid at bumangon muna. Sakto naman na nauuhaw ako kaya iinom din ako ng tubig at naisipan kong lumabas na ng kwarto. Pagtayo ko, kinilabutan ako sa aking nakita. Nakatayo si Cathy sa may pintuan at nakatalikod siya sa akin. Hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan kaya tinawag ko ang kanyang pangalan. Nanigas ako sa takot nang bigla siyang tumawa ng malakas. Nagkulong ako sa kwarto habang siya ay patuloy na tumatawa. Hindi ako makabalik sa tulog dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa tawa ni Cathy. Iba ang boses ng tawa niya at sigurado akong hindi si Cathy ang aking kasama. Agad-agad akong nag-text kay Cathy para tanungin kung nasaan siya. Nanginig ako sa takot nang mag-reply siya na nakitulog muna siya sa kaniyang kaibigan. Napaisip ako kung sino ang kasama ko ngayon dito sa dorm. Kinabukasan,
Nang makauwi si Cathy, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at sinabi niyang baka isa lamang bangungot ang nangyari sa akin. Sinabi kong alam ko ang aking nakita at naniwala na si Cathy sa akin. Sinabi niya na ang tawag daw sa aking nakita ay ang kanyang doppelganger. Kinalimutan ko na lang ang nangyari. Nagpaalam sa akin si Cathy na baka raw siya ay uuwi na sa kanila sa susunod na linggo. Ngunit hindi pa daw siya sigurado dahil susunduin lang daw siya ng kanyang pamilya. Nagsabi ako na baka sumabay na lang ako sa kanya kaya sasabihan niya na lang daw ako kapag siya ay susunduin na. Kaya naman tumambay lang kami sa aking kwarto ng ilang araw dahil sa nalalapit naming paghihiwalay. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng gate ng aming dorm. Naisip ko na baka lumabas lang si Cathy at ngayon lang bumalik. Naisipan kong sumilip at tanungin kung bakit pa siya lalabas. Halos mapasigaw ako sa gulat nang makita ko si Cathy. Nakasilip siya sa pintuan at nakatitig lang siya sa akin. Tinatawag ko ang kanyang pangalan nang bigla siyang nagtago. Nakaramdam ako ulit ng kakaiba, ngunit alam kong hindi umalis si Cathy. Naisip kong puntahan siya para tanungin kung bakit siya sumisilip sa akin. Nang puntahan ko siya sa kanyang kwarto, nakatitig lang siya sa akin habang nakatayo. May kakaiba sa ngiti niya, kaya naman ako ay nakaramdam lalo ng takot. Tinatanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Bigla na lang siyang ngumanga at tumawa ng kakaiba. Agad akong kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto at nagkulong. Malalim at parang boses ng lalaki ang tawa na lumabas sa bibig ni Cathy. Sigurado akong hindi si Cathy ang kinakausap ko kundi ang kanyang doppelganger. Hihingi na ako ng tulong kaya agad kong hinanap ang aking cellphone. Natuwa ako nang makita ko ito. Ngunit nang aking makita ang isang litrato, pagbukas nito, nanginig ako sa takot. Nag-send si Cathy ng picture na nasa biyahe siya pauwing probinsya kasama ang kanyang pamilya. Nag-chat pala siya sa akin na biglaan siyang sinundo habang ako ay natutulog kaya hindi na niya ako ginising. Naisip kong marahil ang tunog na gumising sa akin ay ang pag-alis ni Cathy. Napahinto ako sa pag-iisip nang maramdaman kong may tao sa aking lukuran. Ramdam ko sa aking batok ang paghinga nito kaya naman dahan-dahan akong lumingon at napasigaw ako sa takot dahil nakatayo sa aking likod ang kamukha ni Cathy. Ngunit nag-iba ang mukha nito na tila ba nagbabago ito ng kanyang anyo. Nag-iba ang hulma ng kanyang itsura at parang nalulusaw ang kanyang mga balat. Sa sobrang takot, tumakbo akong papalabas ng kwarto at nagsisigaw hanggang paglabas ng gate ng aming dorm. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari dahil puro takot lang ang aking naramdaman. Ang huli kong natatandaan ay nang hinimatay na ako sa takot nang ako ay nasa bandang gate na palabas. Buti na lamang ay may mga nakarinig na kapitbahay sa aking mga sigaw at tumawag ng ambulansya. Habang nasa ambulansya ako, nakausap ko ang ilang kapitbahay namin. Doon nila sinabi sa akin ang tunay na kwento sa likod ng dormitoryong aming tinutuluyan. Matagal na daw silang nakatira sa lugar at kilala na nila ng matagal na panahon si Aling Doray. Ipinaliwanag nila sa akin na mabuting tao talaga si Aling Doray at matulungin daw ito. Dati raw na kumbento ng mga pari ang aming dormitoryo
kung saan dinadala ang mga sinasapian. Kaya naman puno ito ng mga kababalaghan at maraming tao ang ayaw manirahan dito. Hanggang sa dumating si Aling Doray at tumira ang kanyang pamilya. Nang magsitanda ang mga anak niya, naisipan niyang gawin itong dormitoryo para sa mga estudyante para hindi rin siya nag-iisa. Napag-alaman ng aming mga kapitbahay na isang babaylan si Aling Doray bago lumawas dito sa Maynila at siya ang nagtaboy sa mga masasamang espiritu sa dormitoryo. Kaya naman, nang mamatay ito, ay posibleng nagbalik ang mga masasamang kaluluwa at nagdala ng kamalasan sa lugar. Matapos ang mga pangyayari, ay umalis na ako agad sa lugar na iyon at hindi na bumalik pa. Nakagraduate na ako at wala na akong dahilan para bumalik sa dormitoryo. Ilang taon na ang nakalipas na mangyari ang mga kababalaghang iyon sa akin. Nabalitaan ko na lang kay Cathy na nasunog ang dati naming dormitoryo nitong nakaraang linggo lamang. Ilang tao raw ang namatay sa sunog. Ilang taon din daw na puro sakuna ang dumapo sa mga tumira doon. Kahit mga anak ni Aling Doray na nagmana ng lupain na iyon ay ibinenta na lang dahil sa nakakabit na kamalasan sa lugar. Kahit papaano, maluwag na sa akin na hindi na ako babalik pa kailanman sa lugar na iyon. Dahil nakatatak na sa aking isipan ang imahe ni Cathy na nakadungaw sa aking pintuan. Nakatitig habang dahan-dahang nagtatago ulit. Hinding-hindi ko nagugustuhin pang maranasan ang takot na naramdaman ko noon. Na tila ba may nakatingin sa akin nang hindi ko nalalaman.